What's up guys? Welcome to Israel Evangelista TV. Ngayon, napakaraming may problema about sa battery life dahil dito sa bagong update na iOS 13. Inform ko lang din kayo na kapag nag-a-update din kayo ng iOS, kung hindi nyo alam, minsan yung mga binago nyo sa settings, bumabalik siya sa default settings. Tulad nitong, halimbawa itong reduce motion. Ayan, itong reduce motion, naka-on to sa akin nung nakaraan. Ayan, yung reduce motion na to, yung para mabawasan yung transition effects ng phone mo. Like pag magka-close ka ng apps, ayan, wala na siyang transition. Naka-on to sa akin. Then, nung nag-update ako ng iOS, bumalik siya sa default, which is naka-off siya. Yun yung napansin ko. Yun din yung nakalimutan ko sabihin sa inyo last time dun sa about sa battery saving tips. So, ito. Kaya yung ibang mga ginawa ko nun sa settings, binalik ko ulit ngayon kasi bumalik sila sa default. So, ito. Dito sa video na to, hindi ko nire-recommend lahat na i-off nyo. Depende pa din yan sa inyo kasi baka need nyo yung settings na yun. Kung need nyo, huwag nyo na i-off. Pero kung di nyo naman ginagamit, i-off nyo. So, una, punta tayo sa privacy, then location services. Tapos, itong location alerts. Yan, off nyo yan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung para saan to. Itong location alert. Ito, pwede nyo din itong i-off. Bale, itong features kasi na to. Halimbawa, nagpunta ka sa Tagaytay. Then, may need ka palang tawagan na taga doon. Diyan gumagana yung alerts na yan. Or kapag may appointment ka pala na sinet sa phone mo, halimbawa, nasa Tagaytay ka ng 2 PM, then may appointment ka pala na need mo puntahan sa Tagaytay din or kahit sa ibang lugar, magsisend siya sa'yo ng alert or notification. Bali, itong location alert na to, based siya dun sa kung nasa ang lugar ka. So, ayan, itong next na ano yun natin. Ito, tulad itong Facebook. Ayan, naka-while using the app siya. So, once na ginagamit ko yung Facebook, gumagamit siya ng location, i-off nyo rin to guys, enable nyo lang siya. Ayan, tapos itong camera, enable nyo lang din. Kumbaga yung mga naka-always dyan, i-review nyo kung ano yung mga gumagamit dyan ng location para makasave kayo ng battery. Itong Facebook na to, bumalik to eh, naka-never to sa akin eh. Nung nag-update ako ng iOS, bumalik siya sa while using. So, ayan, next na pupuntahan natin itong system services. So, dito sa system services, may isang nadagdag. I mean, dalawang nadagdag. Itong system customization saka itong Apple Pay Merchant. So, ito, off natin yan. Then, off din natin itong system customization. Itong system customization, papaliwanag ko lang din sa inyo. Bale, ito, sa system appearance ito, like dark mode, gumagamit din ang location nito eh. Kaya malakas din makakain sa battery yung system appearance or yung behavior ng phone mo yung sakop nito. Example nito yung sa smart charging or optimized battery charging. Diba sabi ko sa inyo dun sa last na video na ginawa ko, yung features na yon tinatandaan niya yung charging habit mo kung naka-on tong system customization. Gagamit niya ng location. Aalamin niya kung nasan ka. Halimbawa, nandun ka sa bahay mo. Based dun sa charging habit na inaral ng phone mo, na tuwing nasa bahay ka, 10 PM, magcha-charge ka, naka-base yon or naka-save yun dito sa memory ng phone mo. Kaya yon, kung naka-on yan, gagana at gagana yung location mo. Kaya, i-off niya yan. Malakas din sa battery yan. Actually, medyo umokay na yung battery life ko kasi in-explore ko yung settings ko. Nung in-off ko to guys, ang laking tulong nung nangyari. Talagang tumagal ulit yung battery life ng phone ko. So, next na tip, yung about sa auto brightness. Bali dito sa auto brightness, sa akin kasi, naka-on yung auto brightness sa akin. Kasi para kusa siyang nag-a-adjust, depende sa lightning ng room kung nasaan ka. So, kung nasa bahay ka, pwede mo namang i-adjust manually yung auto brightness mo. Ayan, kung nasa loob ka ng bahay. Hayaan nyo na lang na yung system
or yung phone mo mismo ang mag-adjust sa auto brightness. Kasi yun din naman yung na-recommend ni Apple. Kaya yun na lang din yung sundin natin. So itong next, yung sa dark mode. So itong dark mode na to, guys, na-observe ko siya na malakas siyang kumain ng battery kapag naka-LCD panel ka, kapag hindi ka naka-OLED. So punta tayo dito sa display and brightness. Ayan, yung light and dark. So yun, observe ko dito, effective lang talaga siya sa mga naka-OLED display like iPhone 10, 10S, 10S Max, 11 Pro, and 11 Pro Max. Effective siyang makaless ng power dahil lang OLED kapag black ang wallpaper mo. Yung mga black part, halimbawa ito, yan yung mga black part na yan, yung mga black part sa wallpaper mo, hindi yan active. Kumbaga yung sa panel display ng OLED, hindi siya active. Or kung tawagin na naka-off yung pixel, hindi siya active dyan. So bakit hindi ito gumagana sa LCD? Kasi yung LCD, may backlight siya. Yung backlight na yun, guys, fluorescent yun. Kumbaga, yung power na consumption niya sa white color, same lang din sa consumption niya sa black color. Unlike dun sa OLED, kapag black ang color, hindi na active yung pixel niya. Kapag sa LCD, kahit black yung color, active yun dahil may backlight nga siya na tinatawag. Kaya hindi rin siya effective na makasave ng battery yung sa dark mode kapag naka-LCD ka. Kaya ako hindi ko na ginagamit yung dark mode dahil itong iPhone 7 Plus, LCD naman yung screen nito. Kaya dun sa mga naka iPhone 8 Plus pababa na sakop pa ng iOS 13, mas okay kung wag na lang kayo mag-dark mode dahil baliwala din naman. So yung next, yung widgets. Itong widgets na to, dito siya makikita. Ito yung widgets na tinatawag. So bale, kung yung widgets mo dito may nakalagay na weather, news, or kahit ano, mga NBA na news, mga ganon, yung mga live na nag-update siya everyday, yun guys, malakas din siyang kumain ng battery. Dahil syempre, every check mo dito kailangan updated. Like, kung anong weather today, kung anong news today, ganun. Kaya i-review nyo rin yung widget na nakalagay dito sa phone nyo. Kung may ganun kayong nakalagay, like news, or weather, mga ganun. Kasi nga, malakas siyang kumain ng battery. Pero depende pa rin naman yun. Kasi kung yung news naman or weather ginagamit nyo, huwag nyo nang tanggalin. Kasi depende naman yun, guys. Nasa inyo yung decision kung tatanggalin nyo yun or hindi. So, next natin yung sa mail. Bali dito, puna tayo sa settings. Then, passwords and accounts. Then, itong fetch new data. Then, itong push. I-off nyo yan. Then, iset nyo yung fetch as manually. Para every time na mag-check ka ng mail, dun lang mag-a-update yung email. Then next na, anayin natin yun sa pag-close ng apps. Kasi itong pag-close ng apps, guys, kaba, marami kang nakabukas na application like itong mga to. Ayan, buksan natin yung mga yan. Messenger, Facebook page, YouTube Studio, and Gmail. Yan, buksan natin yung mga yan. Photos. Yan, kung titignan mo sila dito. Ayan, kapag binuksan mo tong phone, itong settings, ayan, naka-load na siya. Then, itong Facebook page, naka-load na rin siya, 'di ba? Kung i-close mo 'yan ulit, itong Facebook page ko close mo. Then buksan mo siya. Magre-reload siya ulit. So, kung nag-reload siya ulit, gumamit siya ulit ng battery. Kumbaga, nag-consume siya ulit ng battery dahil nga syempre nag-reload siya ulit . Unlike kung iniwan mo lang siya nasa background mo.
Then, pinuntahan mo ulit. Nakaload na siya. Kasi kapag ka, itong sa iOS kasi, kapag ka nasa background mo yung application, naka-sleep mode siya. Unlike sa Android na running up pa rin siya. Pero yung ibang application sa iOS, like music or Spotify, once na nasa background siya, running siya. Kaya nga kapag ka nagpapatugtog ka, di ba? Ano siya, kahit naka-close yung application or nasa background yung application, tumutugtog pa din kasi nga running siya. Pero itong mga to, itong mga Facebook page, ito, naka-sleep lang yung mga yan. Kapag ka pinuntahan mo lang sila, doon lang sila ulit gagana. Kaya ako, hindi ako nagka-close ng mga application. Kasi okay lang naman yun, hindi siya nakakapag-consume ng battery. Next natin yung sa Wi-Fi calling. Balit ito yung sa cellular. Then, dito yung Wi-Fi assist. Ayan, sa akin, naka-off to, itong Wi-Fi assist na to. Ayan. Kasi, kaya ako to in-off. Kasi dahil kapag mahina yung signal mo, at naka-on yan, kung nasan ka mang lugar, maghahanap yan ng maghahanap ng Wi-Fi. Kaya ang tendency nun, ang lakas niya kumain ng battery dahil, syempre, sasagap siya ng sasagap. Pipilitin niya makasagap ng Wi-Fi dahil nga mahina yung signal mo. Kaya mas maganda na i-close mo tong Wi-Fi calling assist na to. Then kung napanood nyo na yung battery saving tutorial ko nung last time, gawin nyo kung ano yung mga ginawa nyo dun, halimbawa yung reduce motion. Bali ito pala guys, yung accessibility dito sa iOS 13, wala na siya dito sa general. Andito na siya sa labas. Then yung reduce motion andito na. Ayan, reduce motion. Then yung sa increase contrast, bali nandito na siya sa display and text size. Then ayan, increase contrast. Saka yung reduce transparency, nandito na rin. Binago na siya kasi ni Apple kung saan siya nakalagay. Ayan. So ito, ako ginawa ko, yung mga ginawa ko nung nakaraan sa battery saving tutorial, in-off ko, tas in-on ko ulit. Kasi iba nag-bug eh. Yung ibang settings, nag-bug siya like naka-off yung location nito. Pero gumagana siya. Kasi nakita ko yun eh. Nung nag-ano ako, tinry ko, nag-waze ako. Then, in-off ko yung sa location nun. Then, ginamit ko yung Waze. Tapos, nakita ko dito yung location gumagana. Ito, panigurado na bug to kasi naka-off ako dito eh sa privacy din location services. Anyways, naka-never ako eh. Tapos nung ginamit ko siya, gumana siya dito. Talagang nag-locate siya. Pero nung nag-never ako din while using the app ulit, tapos ni-never ko ulit. Pagka-click ko ng Waze, ito, de-demo ko sa inyo. Pagka-click ko ng Waze, umokay na siya ulit. Hindi na siya naghanap ng location. Kumbaga, hindi na gumana yung location dito. Ayan, demo ko sa inyo. Ayan. Ayan, updating map, pero hindi na siya naghahanap ng location. Yung sa akin kasi nung nakaraan, naka-never siya, pero naghahanap siya ng location. Kaya yun, ginawa ko yung sa settings. Binago-bago ko lang ulit, tapos binalik ko sa dating settings niya. So yun, ang mapapayo ko lang din sa inyo na lagi nyong i-update yung mga applications nyo ngayon kasi syempre bagong iOS na to. So yung mga applications, kaya naglalabas sila ng panibagong update kasi para makasabay sila or para maging compatible sila dun sa bagong iOS. Kasi yung bagong iOS talaga medyo buggy pa siya. Kaya yung mga application, i-update nyo. Saka yung mga apps na nagka-crash, kapag di mo sila na-close, magkakos yan ng bug sa software. Then dun magkakaroon ng battery drain issue. Kaya mas maganda talaga na i-update mo yung application. So another tip guys, once a week mag-clear kayo ng RAM. So ang kini-clear nyo sa RAM, syempre yung mga nasa background apps. Like itong Facebook page and Facebook.
nasa background apps to mga to. Naka-load yung mga yan. Pag in-enter mo yan, ayan, naglo-load yan. Then ito, Facebook page. Ayan, naka-load yan. Kumbaga, naka-sleep mode lang yan. So, paano ba mag-clear ng RAM? Madali lang, hold nyo lang yung power button. Then, pag lumabas yung slide to power off, hold nyo lang yung home button. Ayan, pag lumabas na yung passcode, syempre, enter mo yung passcode mo. Then, pag na-enter mo na yung passcode mo, na-clear niya na yung RAM nun. So, para ma-check, punta ka dito sa background apps ulit. Then, click mo itong Facebook. Tignan nyo, magre-reload yan kasi na-clear niya na yung RAM. Nakita nyo, nag-reload. Kasi na-clear niya na yung RAM. Ganun lang mag-clear ng RAM. Kahit nandito pa rin siya sa background apps na to, kahit nakikita mo pa rin siya dyan, lahat siya, nag-clear na yan. Kaya pagka nag-click ka dyan ng isa, limbawa itong YouTube, kita nyo nag-reload. Ibig sabihin yan kasi na-clear nyo na yung RAM. Kahit nando doon pa siya. Isa pang tip guys, every week or once a week ulit, mag-restart kayo ng phone para nare-refresh yung system nyo. Paano ba mag-refresh or restart? Sa mga naka-iPhone 7 pataas, hold nyo lang yung power button and volume button. Ayan. Hold nyo lang yan. Sabay. Then, pag lumabas na yung Apple logo, ibig sabihin nun, nag-restart na siya. Bitawan nyo na yung buttons. Ayan, bitawan mo na. Ganyan mag-restart kapag ang cellphone mo, iPhone 7, pataas. Pero kung iPhone mo, iPhone 6S, pababa, ang pag-restart nun, hold mo yung power button, then home button. Sabay din yun. Same procedure kapag lumabas yung Apple logo, ibig sabihin nun, okay na. Nakapag-restart ka na. Bitawan mo na. So, ngayon, tulad ng sabi ko kanina na yung iba, bumabalik sa default settings. Try nyo rin i-check yung background app refresh nyo. Dito sa general, then background app refresh. Tignan nyo kung naka-off pa rin yung background app refresh nyo. Kasi dun sa iba, bumabalik yan. Depende sa device, depende rin sa pagkakaset nyo ng settings. Check nyo na rin para sigurado. Hanggang dito na lang ang tips about battery saving sa iOS 13. Lahat ng iOS 13 na version, sakop nitong video na to. Gagawa pa ako ulit ng battery saving tutorial sa susunod. Kasi sure ako may mga new features na naman na idadagdag si Apple. Sa ngayon, sobrang effective sa akin yung hindi paggamit ng dark mode at pag-off ko ng system customization. Please like, share, subscribe and comment na din kayo sa mga gusto nyong itopic natin. Binyo din yung mga link na nilalagay ko sa description. See you on my next video.